Yusek Nico, na Nicolas T. For her to become a state witness, if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon, wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon siya, hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon, kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, makakooperate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonvince kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness. At kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito. At sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Thank you, Isaka Nicolas Cabral. Alice, no? Alam kong sa sinasabi mong natatakot ka sa iyong safety, pero siguro narinig mo naman na kung sakasakaling ituturo mo kung sino yung talagang mga nasa likuran nitong mga krimen, nitong sindikato na nagpapatakbo nito, ay malaki may tutulong mo kung talagang may pagmamalasakit ka, talagang di sinasabi mo dito kapinanganak, ay malaki may tutulong mo, especially in this committee kung sasabihin mo. So naisip mo ba pwede mong sabihin kung sino nasa likuran nitong mga krimen na ito? I mean, nitong mga pag-setup nitong mga syndicate nitong mga pogo na ito. Salis. Sen, I refuse to answer for that question po sa aking security po. Sorry po talaga. Okay, Madam Chair, thank you. That's all for me. But before I end, I just want to give you this executive order from Mayor Kalugay na siguro tanong niya ng reason nag-issue ng EO para hindi para po assigning an acting mayor. No? So, I think he will be very vital in our succeeding hearings, Your Honor. Madam Chair, thank you. Thank you, San JV. So, nireceive ko po yung Executive Order Number 045, Series of 2024, an order designating Vice Mayor John Christopher A.R. Sinue as Acting Municipal Mayor of the Municipality of Sual, Pangasinan from September 9, 2024 to September 13, 2024. So, apat na araw lamang. Harinawa, within those 4 days, makadalo na finally si Mayor Kalugay sa ating pagdinig. So, salamat, Sen. JV. Now, you have the floor, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Hercito ended. At didirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Guo Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22, but itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng dalawang tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no, kaya talagang automatic ang gobyerno magde-deduct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, ano ang saan ka kumukuha ng income? Anong source ng income? Sense sa business po. Sa business. Anong business 'yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan ko may more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So ano, saan ka kumukuha ng income? Sa mismo mong piggery business po. Which is? Ano yung kumpanya na yun? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income? Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ako pa yung nagmamanage po nung business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. O nga, kung nagmamanage ka, may sweldo ka? Opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Anong? Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Ms. Guo. Kumukuha ka ng
nagmamanage ka ng QJJ Farm? This is your family business. Meron ba kayong, meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya. Ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa mismo sa ano, sa business po, doon na po kumukuha ng ano po, ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang ano, wala more po siyang... More or less lang, bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po, pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, no? Bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opposite, kasi ikaw nagmamanage yan. Ikaw may-ari nun. Diba? So, dinidikaya mong tiktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala po akong may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. Yeah, may ano ba? 50,000, 100,000, o more or less lang? Hindi ko po sure sa... Pero kumukuha ka doon? Opo. Okay. Yung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yon? Sa akin na po. Sa'yo na yon. So parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At dinirecord mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang? Hindi mo rin record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung sal-end mo. At lumalabas, pakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganung kalaki ang kanyang kita. Pakita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm, na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong sal-end, ang net worth mo is 177 million. So, inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo. No, dahil meron kang asset, meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin, ha. Ito. Yan. So, 177 million yung net worth mo. At tinignan din namin yung mga tax returns mo. Natuklasan based on our research, dalawang beses ka lang nag-file ng tax return mo. In 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman at very least, at the very most nga, 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa PIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofu Land to Mr. Jack Bui. And Amlak po.
No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. Eh. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po ng cases po naka-file po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Senator Will, before you continue, para sa kaalaman lang lahat, lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag tanong pa.